Okay, umaga na. Wala pa tayo halos tulog. Kasi po, kagabi. Ang nangyari kagabi, kanina madaling araw, actually, 2 a.m., may kumalabog na malakas dito sa ilalim ng sa sala namin, only to find out, yung balang dining table namin na glass for the past 3 years na basag, as in basag. Up to the tiny bits and pieces na parang mga brilliantitos at diamante. Mayaman na sana ako ngayon kung naging diamond lahat. As in, it's everywhere. Nasa ilalim ng piano, nasa ilalim ng sala, sa ilalim ng lahat. Maisip mong kanto't sulok dan dito lahat. So, mga 2.5 hours. Okay, after cleaning everything, mga 5 a.m. natulog muna ako. And then, hanggang ngayon, nagbawalis pa ako. Ayan, unti-unti. Binawalisan ko pa unti-unti. Ito yung mga nakuha ng mga nabasag. Tingnan nyo nga naman to. Yan, maging brilliantitos. Mayaman na ako ngayon eh. Oh. So, ito po yung natira. Ayan. Yung pinaka-pundasyon. Right? But you see, one thing I realized. Okay, maganda tong realization ko na to. I don't know, maybe yung buhay nyo ay parang yung dining table namin. Ah. You're shattered into pieces. Okay, up to the last bits and pieces. Dinago ka ng buhay mo. Sakit, financial, physical, emotional, relasyonal. At parang hindi mo alam, how do you start? Where will you start picking up the pieces? Your life is shattered. Di ba parang, saan ako magsisimula? But you know what? Si Lord, dyan perfect si Lord. Sabi niya, His grace is sufficient for you. Because His grace is made perfect pag tayo ay shattered, pag tayo mahihina. Kaya pag tinignan, ako, ang dami ko nakuha. Sinaga ko yan. Okay? Pero may natira pa sa akin. Yan. Hindi naman nasira yung pundasyon eh. In fact, bibili lang ako ng glass, papatungan lang yan, and then start na ulit tayo. And one thing nagtawid sa akin is this. Ito. Ayan. Gulat nga ako eh, nasa tabletop namin tong sticker na to for the longest time. Reminder pala sa akin ngayon. Sabi dito, Philippians 4:13, I can do all things. Cleaning up this mess, cleaning up the shattered pieces, picking up everything. I can do all of this through Christ, who strengthens me. Not me. Not may galing magwalis. Not may galing mag-ayos ng mga madudumi sa bahay. But it's Christ actually who gave us the strength. So kung ikaw ngayon na may pinagdadaanan na bits and pieces, shattered ang buhay mo, let me encourage you. You have to start somewhere. You have to start picking up the pieces. You have to start doing. Alright? Because by being a child of God, He has given us the strength, the grace. He will sustain you so that lahat ng mga ito, yan, lahat yan, okay, it will be a thing of the past. At ito, gagawang kanya ng bago as if hindi ka nabasag because He will strengthen you and He will carry you through. Let me pray for you. Baka naman ikaw ay nangangailan ng lakas. Kaya mo yan. Because I do believe that God allows things to happen to strengthen you and to prove that I'm always here. My presence is always available for you. Lord, we thank you for the opportunity to pray for these people na may pinagdadaanan ngayon. Whatever shattered lives they have, anumang parte ng buhay nila, ang hindi na nila alam how to pick up the pieces. I know, Lord, by your grace, you will carry them through. Give them the grace this morning and for the rest of their lives. Lord God, and strengthen them so that they can pick up the pieces, start a new thing, and only through you they can accomplish this. Palakasin niyo po sila, mga may karamdaman. Ma-restore po yung mga na-bankrupt sa negosyo. Lord, yung may mga relational issues sa asawa at anak, Lord, i-restore niyo po. You're a God who restores. And I know, Lord God, that one day we're gonna look back and be thankful for all the good things you have done through us, in us, Lord God. Thank you, in Jesus' name. Amen. All right. Ang kaya niya mga brat, sige, ang dami ko pang mawalisin dito. Hindi pa tapos ang laban, pero we can do this. God bless you.